gusto mong hawakan ang kumpanya nito para itama ang lahat. Pero hindi mo kaya yon dahil bata ka lang. Ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat sa'yo. Mukhang panalo na tayo. Attorney, talo na ba tayo? Huwag ka mag-alala. Ayusin ko to. And this time, ipapanalo ko para sa'yo at para sa ano ang tama. Kalimutan mo na yan. Ayos na yun. Hindi pa tapos ang laban. Tayo po ay lalabas ng korteng yan na panalo pa rin. At yan po ay dahil sa tulong ninyo. We wish to file an urgent motion to appoint Ms. Belia Noblesa to be his legal guardian. Talagang kinakalaban mo ako. Hindi ko naman po talaga gustong gawin sa inyo ito eh. Pinutol mo na ang pagiging pamilya natin, Enzo. Pagsisihan mo lahat ng ginawa. This court hereby grants the request of the petitioner, Lorenzo Monterreal, for a change of guardianship. Kasalanan mo to! You're good for nothing! You're useless! Out! Kung ang kalagayan ni Enzo ang iniisip mo, huwag ka na mag-alala. Mapagkakatiwalaan naman si Ate Bel. Anong pinakain sa'yo na matandang yun at kamping-kampi ka sa kanya? Wala akong kinakampihan. Concerned nga ako sa'yo eh. Masyadong marami ka nang inaalala. Okay, isipin mo na lang. Tapos ng problemang ito. Eh si Enzo naman talaga may gusto na. Doon siya kina Ate Bel. Kung kabutihan talaga ng bata ang gusto natin, di hayaan na lang natin si Enzo na doon sa kanila. At paano ang kumpanya? Siguro ibibigay ni Enzo ang para sa mga taga San Mateo. Eh, yun lang naman ang problema niyo eh. Papayaan mo na yun. Attorney, galing mo talaga. Bilib na bayib ako sa'yo. Baye, di naman tayo tatawaging Wonder Boy kung kulela tayo. Attorney, salamat talaga. Proud ako ngayon kasi naging klase kita noon. Pero ngayon, abogado na kita. Enzo, huwag ka muna magpasalamat sa akin. Hindi pa tapos ang trabaho ko. Ha? Bakit, Attorney? Kailangan, siguraduhin ko muna na makukuha ng mga taga San Mateo ang mga lupa nila. Eh, yun ang pangako ko sa'yo, di ba? Oo nga pala. Sige, Attorney, approve. Approve? Kahapon natapos ang extraordinary court battle na kinasasangkutan ni Lorenzo Monterreal, ang batang 40 years old. With a sudden turn of events, inilipat ng korte ang guardianship ni Lorenzo mula sa tiyahin niyang si Mildred Monterreal papunta sa yaya nitong si Bel Noblesa. Well, lahat naman po tayo may natutunan dito sa kaso na ito, no? Ako nga po na abogado mismo ni Enzo, marami pong natutunan. Ako po ay na-touch mo sa kanyang genuine selflessness at sincerity to help people. Sa katunayan po niyan, starting today, ako po ay tatanggap na ng mga pro bono cases, meaning libre po yan, doon po sa ating mga kapatid na mahihirap, lalo na who cannot afford the services of a very good lawyer na katulad ko, hindi na po tayo magpapabayad. Alam niyo naman po na mayaman na tayo eh. Wala naman na ako hinangad, kundi ang kabutihan ng pamangkin kong si Enzo. Kaya nga kinupin ko siya. Inalagaan. Binigay ko lahat ng gusto niya. Kahit nga kung minsan yung mga ibang hinihingi niya, medyo kapritso na eh. Tapos yung gusto niyang maibigay yung pabahay, tsaka lupa, para dun sa mga taga San Mateo, kahit yun, hindi ko na rin tinutulan. Pero kung talagang gusto ni Enzo na umalis na sa poder ko, ano magagawa ko? At the end of the day, I have to move on. Ako pa rin naman ang CEO ng Monterreal Development Corporation. I still have to pursue my dreams for that company. Mga wala kayong silbi. Kayo dapat ang nag-aayos ng mga problema ko, pero wala akong maaasahan sa inyo. Sorry, ma'am. Ayokong makarinig ng sorry! Kailangan natin magmadali. Kailangan ma-approve kagad ng board yung mga bagong investment na inanda natin. Alam mo, Enzo, ni minsan hindi natinag ang pagtitiwala ko sa iyo, anak. Pati ka ako is hinabahaba man ang panahon. Darating yung araw matutupad ang pangako ng dati mo sa amin.
Kaya salamat. Alam mo po, Mang Luis, siguro po, matutuwa ngayon si Daddy sa langit. Kasi, natupad ko na yung hiling niya na bumawi sa inyo. Enzo, pasensya ka na rin, ha? Galit na galit ako sa Daddy mo noon, eh. Pati nga ikaw, napagdudahan ko, eh. Pero okay ka pala, maaasahan ka. Pasensya ka na. Okay lang yun, Mang Henry. Nagtindihan ko naman po yun, eh. Mabuhay si Enzo! Malapit ang birthday party mo. Anak, na-invite mo naman lahat ng klase mo. Opo, Papa. Pinagmamalaki ko nga sa kanila na ikaw nagbigay ng birthday party ko, eh. Tsaka gusto ka rin nila makilala. Ah, talaga? Opo, Papa. Sige. Sige pa. Papa, kailan mo ba liligawan si Mama? Nina, kumahanap pa ako ng tiyempo. Papa, si Don Carlo nililigawan na si Mama. Mukha nga, anak. Tsaka sabi rin ni Mama, hindi raw mahirap mahalin si Don Carlo. Ano? Sabi ni Mama mo yun? Kaya bilisan mo naman sa panliligaw. Puros kabuelo, eh. Oo na, bibilisan ko lang. Ang panliligaw? Hindi, ang pagbuelo. Kati, malapit ang birthday ni Chari, ha? Ito din party, ha? Sige. Pero siguraduhin mo lang na matutuloy yun, ha? Dahil ikaw naglagay sa isip ng anak mo tungkol sa party na yan, kaya madidisappoint kapag di matutuloy yun. Oo naman, Kati. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Tuloy na tuloy yun. Sige. Salamat. Kati. Ano yun? Total, children's party naman yun, di ba? Baka pwedeng huwag mo na-imbitahan si Don Carlo. So, ibig mong sabihin, dahil sa children's party, hindi ko pwedeng imbitahin si Ate Bel, si Cheryl, si Jabar, si Kikay, pati si Enzo, kasi di ba 40 years old na siya? Hindi sila. Pwedeng pwede. Bakit si Don Carlo hindi pwede? Wala kasi akong tiwala sa mukha talaga nun, eh. Alam mo, Jonas, hindi ko naman talaga inisip na imbitahin si Doc, eh. Talaga? Ayos. Oo. Pero dahil sa binanggit mo ngayon, dapat talaga imbitahin ko siya kasi di ba nakakahiya naman kung hindi. Kaya salamat, pinaalala mo sa akin. Kasi ngayon, invited na siya. Daddy, natupad ko na yung bidin mo. Natupad ko na yung pangako mo sa mga taga San Mateo. Daddy, alam mo, saya-saya nila. Daddy, sana andito ka. Kasi gusto ko maging proud ka sa akin, eh. Siguro nga, proud ka na sa akin ngayon. Approve. You wake up and time has slipped away. Mga bata, lahat ba kayo masaya? Dahil kayo masaya, pwede ba natin batiin ang aking anak ng maligayang kaarawan? Wow! Sabay-sabay tayo ng happy birthday, ha? 1, 2, 3! Happy birthday, Mari! Kuya! Madali lang, kuya! Mabili picture! Picture naman kayo ni ate! Ate, mabili talaga kayo na kanina! Mag-picture naman kayo! Ano ba? Wag na! Hindi na kailangan! Gusto mo sumama ka? Ito naman! Bitter-bitter, hindi. Sumama ka doon. Yes! Kami ni picture nga eh. Dali, ate Kati. Ay naku, ate Cheryl, wag ka nga dyan. Bilis na pa na. Naman kayo, ate. Si ate Kati naman. Oo, saya ko nga siya to. Ayan na, oh. Ayan na. Dali na. Bilisan mo. Shhh! Akbayan. Madali kayo, Jonas. Dali na kayo, Jonas! Hindi pa, tila. Okay na yan, Jonas! Ayan. 1, 2. Ayan. Isang pa. Okay na yan. Ate Cheryl, naman ako. Papa, ngayon mo na ipagtapat kay Mama na lombo siya. Yun ang pagkakataon mo, eh. Nak, bumibelo pa ako, eh. Tingnan mo, bising-bising pa Mama mo, eh. Ngayon na, Papa. Puros kabuelo, eh. Basta,
hindi matatapos ang birthday mo na hindi ko nababanggit na nararamdaman ko sa mama mo. Promise. Ayos. Ayos. Hi, Jerry. Happy birthday, ah. Nauunahan ka na naman. Enzo, maraming salamat ha. Kasi tinupad mo yung matagal na pinapangarap ng mga kababaryo ko. Alam ko naman hindi madali yung mga pinagdaanan mo, pero tinupad mo pa rin, kaya thank you. Wala yun, Kat-Kat. Ay, oo nga pala. Meron akong magandang balita para sa'yo. Ano yun? Eh, kasi Kat-Kat, binawi na yung suspension mo sa opisina. Makakabalik ka na ulit sa trabaho mo. Talaga? Oo. Oh, maraming salamat, Enzo. Ako, sigurado akong matutuwa si Chari pag nalaman niya to. Thank you. Kati, pwede ko makakusap sandali si Enzo? Brad, tama si Chari. Ipagtapat mo na yung nararamdaman mo para kay Kat-Kat. Ito ang party na pangako mo kay Chari, natupad mo eh. Oh, hindi naman pumalpak. Brad, ba't parang kinakabahan ka? Di ba magaling ka naman sa mga chicks? Pero iba yun, Brad eh. Yung mga inloloko ko lang, binubola ko lang. Pero tumahal ko to eh. Eh Brad, di ba dati mo na rin binulat niloko si Kat-Kat? Oo nga. Pero Brad, ngayon ko lang siyang minahal. Kaya pwede ba, hayaan mo na lang ako kabahan? Brad, huwag ka nang kabahan. Pagtapat mo na yung nararamdaman mo, magpakatotoo ka na. Di ba mas nakakabay nagsisinungaling kaysa nagsasabi ng totoo? Tama ka, Brad. Salamat, ha. Bes! Bes! Ako naman, dading-dati naman si Doc, oh. Ikaw naman, Bes. Parang nakikipaglaro lang si Doc sa anak ko. Ikaw talaga kung ano nang iniisip mo. Ay, naku, ikaw talaga, Bes. Kailan mo ba kasi sasagutin niyan si Doc, Bes? Alam mo, kapag nainip ako, ha, pag i-interesan ko ulit yan, sige ka. Eh, gusto mo, sa'yo na. Oh, Bes. Oh, eh, paano naman yan? Ha? Yung totoong ama, ha? Naku, kapag niligawan ka niyan ulit, ha, baka sagutin mo. Bes, remember, love is sweeter the second time around. Sige ka. Please, no, no, promise me, no. Bes, di ba children's party to? Hindi naman nagsaserve ng alak, di ba? Lasing ka? Ikaw, kung ano na mga... Sinasabi-sabi mo dyan. Gusto ko rin matuto ng PSP. Daddy, pwede ba kita makusap sandali? Okay lang. O, Chari, regalo ko sa'yo. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Thank you, Enzo, ha? Iya ko na lang buksan. Masaya ako na nandito ka sa birthday ko. Talaga? Oo! Oh, kasi kahit parati tayo nag-aaway noon, tinulungan mo ako makita ang papa ko. Pati magkasundo sila na mama ko. Kiyasin mo lang ngayon, mag-best friend na tayo. Uchari, bakit kanyang ka makatingin? Huwag mo sasabihin sa akin na crush mo ako, aupakan kita. Ew! Hindi no, kadiri ka talaga! Baka naman sabihin mo na hindi ako marunong mag-appreciate, ha? Kaya ngayon pala sinasabi ko ng thank you. Kasi maganda yung ginawa mo para kay Chari. Tsaka in fairness, ha, hindi ka pumalpak. Sabi ko naman sa'yo eh, magbago na ako eh. Ikaw lang, ay maniwala sa akin. Oo nga eh, mahirap kasing paniwalaan eh. Nung una yon, pero ngayon, nakita ko na nagbago ka nga. Kathy, ngayon nagbago na ako. Pwede ko bang patunayan ulit yung sarili ko para sa'yo? Jonas, pwede ba? Huwag ka magbibiro ng ganyan. Hindi. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Kahit ako nagulat eh. Dahil buong buhay ko, ngayon ko lang ito naramdaman. Kathy, mahal na mahal kita. Yeah.
Viola. Kapal ng mukha mo? Pagkatapos na itong ginawa mo sa akin, pagkatapos lahat ng sakit na binigay mo sa akin, ngayon mo lang sasabihin sa akin na mahal mo ko? Ngayon mo lang naramdaman to? Wow naman talaga! Ang swerte ko, no? Kapal ng mukha na... Papa! Anak, sorry ha. Bumalpak na naman ng papa eh. Sinira akong birthday mo, ha? Hindi, Papa. Huwag kang mag-sorry. Pinasayaw mo ako sa birthday ko eh. I love you, Papa. Anak, sige na, ha? Nadalaw na lang ulit ako sa bahay niyo. Ayoko nang pasakitin ang loob ng mama mo. Ha? Brad, ito na munang bahala kay Charia. Pare. O bakit? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo nang paiyakin si Kathy. Pwede ba, please lang. Huwag muna ngayon. Wala akong plano mapagtaasan ang ihi sa'yo. Gusto mo, dito tayo sa labas eh. Ano? Bakit ba? Ano ba nangyari? Tama na yan. Sige na, kumalma ka na ha. Kalma ka lang. Sorry, Mama. Pinilit ko kasi si Papa na magtapat sa'yo kung ano nararamdaman niya. Gusto ko lang naman po kasi magkabalikan kayo eh. Yun po kasi ang birthday wish ko. Anak, huwag mo nasisihin yung sarili mo, ha? Wala ka namang kasalanan eh. Brad, kumusta? Sakit, Brad. Sakit pala magmahal, Brad. Brad, alam ko din yan. Ganyan din yung nalamdaman ko nung sinabi sa akin na hindi na kami pwede ni Katkan. Anong ginawa mo? Dinis ko. Kahit mahal ko pa siya. Okay lang sa akin. Kahit may ibang manligaw sa kanya. Anong gagawin ko, Brad? Maganda, Brad. Huwag ka umarte. Labo mo naman, Brad, eh. Hindi mo na kumaarte. Totoo to. Hindi. Pero isipin mo na lang yung naramdaman mo ngayon. Mas matindi yung sakit na binigay mo kay Katkat, eh. Tinan mo, iniiwan mo siya nung buntis siya. Ang sama akong tao, Brad. Brad, buti alam mo na. Kathy, okay ka lang ba? Ate Cheryl, Ate Belle, Cheryl, halika. Kumuha tayo ng cake. Ay, sa cake? Cake? Oo, Ate Belle. Ay, gusto ko cake. Halika. Kathy, okay ka lang ba? Hindi. Hindi ko alam eh. Kathy, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kausap, o kung gusto mo lang tumahimik, o kung kailangan mo lang makakasama, nandito lang ako. Kung hindi bilang isang manliligaw, isang kaibigan. Ano ka ba ngayon? Kaibigan o manliligaw? Ano bang kailangan mo? Kaibigan. Eh di kaibigan. Tama ka, Brad. Wala akong karapatan masaktan. Dahil mas masakit yung ginawa ko kay Kathy nung iniwan ko siya.
yung sabi ko, di ba? Hindi ba nakita yung dati? Anong gagawin ko, Brad? Pwede ligawan mo ulit. Di ba naman naiintindihan, Brad, eh. Galit nga siya sa akin, di ba? Ano ka? Bata? Bakit na naman? Kung magulit sa'yo, hindi mo susuyuin. Kung hindi ka mahal, hindi mo liligawan. Ano ka, duwag? Hindi ah. Siyempre ayoko lang sasaktan. Hindi, huwag mo ulit siyang saktan. Ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Na hindi mo na siya ulit lolokohin. Brad, niwala ka sa akin, totoo yung mga sinasabi ko. Tama ka, Brad. Dapat hindi ako sumuko. Ngayon na ako nakaramdam ng ganito. Ngayon na ako nagmahal ng ganito. Kaya paglalabang ko yung Brad, niligawan ko ulit si Cathy. Kahit masaktan ako, kahit ilang beses na akong base din, pero mahal ko siya, Brad, eh. Ilang gusto ko sa'yo, eh. Salamat. Times of your life. Sinali. Ano na naman? Gusto ko lang naman humingi ng tawad sa mga nangyari kahapon. Wala na yun. Alam ko maraming beses na ako humingi sa'yo ng tawad, pero ngayon mas naiintindihan ko kung gaano kasakit yung mga ginawa ko sa'yo noon. Sorry talaga. Alam mo, Jonas, maraming pa akong gagawin eh. Tsaka oras ng trabaho ngayon. Ayoko magpasaya ng panahon. Kailangan mabenta kagad ang mga bagong investments na yan para mapabilis ang paglipat ng pondo ng kumpanya sa mga accounts. Madali lang yan, ma'am. Nakuha natin sila noon, hindi na tayo mahirapan ngayon. Very good. Okay. Person. Good morning, Tita Mildred. Bakit nandito kayo? Nasaan ang board? Well, nandito ako habang hindi pa nakakuha ng bagong abogado si Enzo. And speaking of the board, pina-cancel na rin ni Mr. Monterreal ang board meeting. Because soon as possible time, magpapatawag siya ng emergency meeting precisely to vote and elect a new set of board members. To elect a new board? Bakit? Masaya ako sa dating board. Si Mr. Monterreal, hindi masaya. Pahamak talaga yung bata niya. Paninira sa mga plan. Maybe it's about time para itigil na natin ito. Huwag mo maisip-isip na umatras. Kailangan makuha kong lahat. Inaatake na yata ng nervyo si Atty. Medina, ma'am. Baka ilagay tayo niyan sa alanganin. Nahulog na itong mga ito, ibabalik ko sana eh. Tingnan mo ang mga bank statements, oh. Ang lalaki ng mga transaksyon. Mga bilyon. Kailangan makuha ko uli ang loob ni Enzo. Kailangan makita ng lahat na sinusunod ko ang lahat ng gusto ng batang yan. Isang araw, magugulat na lang sila. Bagsak na ang kumpanya. Mayroon kang kailangan malaman tungkol sa amin ng Tita Mildred mo. Ninanakawan namin ang Tita Mildred mo ang kumpanya. You...